Batangas University naglabas na ng pahayag ukol sa naging estado ng pag-aaral ni Senador Manny Pacquiao sa universidad. Base sa inilabas na pahayag ng universidad, taong 2017 lamang nag-request ng transcript ng senador ang University of Makati. Si Jean Domingo magbabalita. Upang mabigyang linaw ang mga isyu patungko sa estado na naging pag-aaral ni Senator Manny Pacquiao sa Notre Dame de Jangas University, ay naglabas ang paaralan ng pahayag ukol dito. Maliban pa riyan na pag-alaman na taong 2017 lamang nag-request ang University of Makati ng transcript ng senador. Ayon sa pahayag ng paaralan taong 2007 hanggang 2008, nag-enroll ang senador sa ilalim ng Bachelor of Science and Business Administration Program, Major in Marketing Management. Ayon sa ating naging panayam sa presidente ng Notre Dame de Jangas University na si Brother Manuel De Leon, nag-enroll at naging estudyante ng paaralan si Pacquiao at dito, ito nag-freshman. Matapos gumraduate ng high school sa Alternative Learning System o ALS, paglilo ng paaralan, first year lamang ito nag-enroll at matapos noon ay hindi niya nag-enroll muli sa nasabing paaralan. At dahil naman sa pinapatupad ng SHED Guidelines at Data Privacy Act ng 2012, na mahigpit na sinusunod ng paaralan, hindi tayo napahintulutang makakuha ng kopya ng official records o magbigay ng anumang detalye sa records ng senador. Samantala, kapansin-pansin na base sa inilabas na pahayag taong 2017 o April 27, 2017 lamang nag-request ng records ang University of Makati o ang Certificate of Transfer Credential o Honorable Dismissal na naibigay naman ng NDVU ng September 18, 2019. Layo ng SM9 na mabigyang linaw ang naturang isyu matapos nga ang naging pahayag ni Pastor Apollo Sikibuloy na nararapat na mapatunayan ng senador ang mga naging pahayag nito bilang opisyal ng pamahalaan at para na rin sa taong bayan. Kung susumahin mahigit kumulang 10 taon bago nagpadala ng request ang paaralan at maaaring isipin na sa mga taong matapos itong mag-enroll, si NDU ay hindi pa itong muling nag-enroll sa anumang paaralan. Taliwas naman sa sinasabi ng senador na 11 taong itong nag-aral. Sa normal na proseso, kinakailangan ng mga gitong credentials upang makapag-enroll sa isang paaralan. Ibig sabihin, kung 2017 pa lamang nag-request ang UMAC, ay maaaring 2017 pa lamang muling nag-enroll ang senador. Ang malaking katanungan sa ngayon ay kung saan o nag-enroll nga ba ang senador mula 2009 hanggang 2017 bago mag-request ang University of Makati. Samantala, hangad naman ang paaralan sa pangungunan ni Brother Manuel De Leon na mabigyang linaw ang naturang isyu. Anya mananatili siya sa katotohanan at nanindigan na walang nilabag ang paaralan. On September 18, 2019, because there are exchanges of communications between the two the schools, we just would like to state the facts based on our